Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito pang ating general love reading para sa mga fire sign. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa iyo. Aries, Leo, Sagittarius po, fire sign. Kung crosswatcher ka, pwedeng maging ikaw ito. At hindi si fire sign, so bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Dahil pwede magkapalit-palit ang roles. Dito depende sa nangyayari sa iyo. Okay? Kung hindi ka makaka-resonate, makaka-relate, okay lang yon. Maybe next time, makuha na natin yung energy mo ng person mo. Okay? So, start na natin ang reading. This is for fire sign. Okay, so kukunin natin yung main energy ng person mo. Okay, yung main energy niya is the Knight of Swords. Ika-clarify natin yan. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, and one more card for your person. We do have your Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Alam mo, itong person na ito, nananatili siyang positibo. Okay, and with the Page of Cups, I can see an offer galing dito sa person na ito. May offer tayong nakikita, and parang pinupush through na niya itong connection na ito eh. Nakakakita tayo ng action dito sa person na ito. Actually, honesty coming from this person. Kasi bakit pa naman, di ba? Bakit pa naman may nakukuha ko, may maaaring matagal na inano ito eh, with the Hanged One, no? Matagal nang itinago, matagal nang pinigilan. So, nakakita tayo ng action dito sa person na ito. And nandito yung focus niya. Gusto kong maging honest, gusto kong maging totoo sa'yo kasi pwedeng may paglapit, ha? A high chance of travel coming from your person. And pwedeng nandito yung focus niya. Kasi gusto niya mag-offer ng something, message, or makipag-communicate sa'yo. So, alamin natin ano yung nasa isipan ng person mo. We do have your Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Yeah, isa pa sa nakapagpa-delay dito sa person, may slick, matagal siya nasaktan, nahirapan, na-stress. By the way, hindi ko kinuha masyadong maraming messages yon. Ayun na, no? Yun yung nakapagpa-delay sa kanya kung bakit hindi siya gumagawa ng action before. But I can see a lot of offer here with the Ace of Pentacles. Gusto kong mag-offer, gusto kong ma-materialize kung ano yun sa atin. And with the Chariot, kung ano yung nasa isip ng person mo, of course, yung iba pwedeng travel or talagang parang gusto kong sumugod, gusto kong gumawa ng action. Tama na, enough na yung sadness, enough na yung sakit, hirap, pag-iisip sa'yo, gusto kong gawin or i-offer itong Ace of Pentacles. Yung iba pwedeng may kinalaman sa money, but looking forward sa happiness and new beginning itong person na ito. Gusto ko nang maging masaya. And ito yung ginagawa ng person mo. So alamin natin yung emotions. Hindi ko ito kukunin masyadong maraming messages. Yeah, a lot of you pwedeng may travel na mangyari dito. We do have your Four of Wands, emotion ng person mo, and the Magician is here. Matagal ka na niyang gusto eh. Matagal ka na niyang hinahangad. And this time around, mas nakukuha kong ginagawa niya with the Knight of Wands and Five of Wands. Kung may problem, pinaglalaban niya. Kasi challenge man yan, pero nandito na yung energy ng person mo. Ibibigay ko sa yung love na ito. Although very challenging to for me, gagawin ko kasi matagal ko nang gustong gawin. And nandito na yung person mo, hindi niya napipigilan. Nakakakita siya ng stable connection sa inyong dalawa. Maaaring naniniwala siya na kahit papano, ikaw yung soulmate ko, mahal kita. Kung crosswatcher ka, this is you. Na pwedeng ikaw itong binabasahan natin and yung person mo is fire sign. Yeah, I can see a lot of love coming from your person, and wala siyang pakialam sa challenges, wala siyang pakialam sa problema, basta andyan siya, susugod siya kasi mahal ka niya. Okay, mahal ka niya. Ang daming pagsugod ang nakikita ko coming from your person. And alamin natin yung action niya, although sinasabi ko na kanina pa na may pagsugod. We do have here Three of Cups, Three of Pentacles. Ang daming message dito, pero I feel like I need to get this. Queen of Cups, Six of Pentacles, and Six of Cups. For some of you, past person na ito, or matagal na. But anyway, nakikita natin yung action niya. Mahal ka niya. Mahal ka niya. Kung may other person na involved sa inyo, pwedeng may children, mahal niya rin yun. Willing siyang mahalin yun, kung hindi pa.
And I can feel like gusto niya makipag-reconcile. And also with the Six of Pentacles, gusto niya makipagtulungan sa'yo. Especially kung regarding money, walang problema. Gusto kong makipagtulungan sa'yo kung yun lang ang problema. Kasi nakikita ko gusto niya mag-grow with you. Okay? Kaya lang with the Six of Cups, ayun nga, kung iti-take mo ba yung offer niya, kung tatanggapin mo ba yung love niya, ayun yung pinaka, parang questionable. Hindi naman siya problem, pero questionable pa sa ngayon. Ngayon, with the Hermit, kasi pwedeng hindi ka rin masyadong nagiging open, hindi mo rin alam kung anong gagawin mo, hindi ka pa sure kung ano yung dapat gawin. So, yun yung nakikita natin dito. Possible outcome sa inyong dalawa, near future, anong mangyayari, or possible mangyari. We do have your Ten of Wands, Seven of Swords. Hindi ko kukunin ito, masyadong maraming messages. Two of Swords and Page of Wands. I can see communication, adventure na nangyayari. Pero medyo mabagal, medyo slow moving kind of communication and connection sa inyong dalawa. Una sa lahat, may mga bagay kang dapat bitawan or tapusin pero hindi mo ito magawa. May mga desisyon na kailangan gawin pero hindi mo rin ito magawa. Mas lalo mo pang ang iniiwasan yung paggawa ng desisyon dahil hindi mo rin naman alam kung ano yung dapat mong gawin or sabihin dito. And with the Seven of Swords, nakikita natin na medyo pwedeng may insecurities ka. But anyway, itong person na ito, sumusugod pa rin siya and I can feel a lot of hope coming from your person in the near future para sa inyong dalawa. Pero anyway, ikaw ito eh, na may mga kailangan kang gawin, which is willing to wait naman itong person mo at makipagtulungan sa'yo kung kailangan mo ng tulong or help or pakikipagtulungan sa kanya. Willing siya doon. Okay? Kasi gusto niya i-work out yung connection na meron kayo. Kaya lang, yun nga, kailangan mo muna mag-desisyon, kailangan mo munang wag. Alam mo kasi iniiwasan mo, yun ang nagiging problem. Iniiwasan mo yung pagdidesisyon, iniiwasan mo itong action na ito. May mga bagay kang hindi mabitawan, hindi maiwanan. Pero anyway, kung nahihirapan ka na, all you have to do is harapin yan. Yun lang yun. And yeah, that's it for now. Kasi yung iba sa inyo, you keep on fighting for something na medyo mahirap naman para sa'yo. Okay? Alam mo kung ano yung gusto mo talaga. And kung ano yung gusto mo, the advice for you is that trust your instinct. Magtiwala ka lang. So, I love you all. Thank you for watching and bye-bye.